Welcome back, mga ka-aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga ka-aldab. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, mga ka-aldab, na napakarami na naman pong kumakalat na nagsasabing, alam niyo na, yung mga tipong gumagawa po sila ng issue. Gumagawa po sila ng rason para magalit at tuluyan na nga pong mawala, di po ba? Na sinasabi lang, iba na nga po raw si Alden, panay nga po raw, kumbaga napapadalas nga po raw ang pag-iinom nito. Marami pong nagkokomento ng ganyan na hindi daw po kaaya-aya sa katawan ni Richard Polkerson yung alak. Although sabihin natin normal lang naman po yan sa mga lalaki, pero syempre naandyan naman po si YP para pigilin siya, mga ka-aldab, di po ba? Marami kasi nag-react na talagang nalasing daw po ng gusto si Richard Polkerson sa naganap na Startup PH, na hindi, masabi natin na hindi po nangyayari ito at never pong nangyari. Kung matatandaan nyo po yung The World Between Us, nag-celebrate din po sila, pero hindi daw po ganun ka-literal, di po ba? Pero syempre, mga kaldab, iba po kasi talaga yung nangyari, di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo ngayon, ipaglalaban na ni Alden si Mengay. Kasi pinaramdam niya na, pinakita niya na na, kumbaga eto na, di po ba? Kaya nga po siya, binuhos niya na yung sama ng loob niya sa mga, masabi natin na ano, yung tipong kailangan kong maglaseng, kailangan kong ihayag, di po ba, yung pagkadismaya niya. Iba po kasi yung The World Between Us kaysa ngayon, kasi nagkaroon po ng wedding proposal eh, di po ba, na gusto niyang pigilan, gusto niyang wag matuloy, pero wala po siyang nagawa. Bakit? Dahil nga po kasi may teleserye, dahil nga po, kumbaga, masasabi natin na tali po siya, di po ba, sa taping, sa, hindi ka po pwede magsalita kasi, baka mag-alangan itong teleserye natin, di po ba, hindi tangkilikin, magkaroon ng issue. Alam nyo naman po ang GMA pagdating sa mga issue na ganyan, lalo na pag teleserye, masyadong conservative, ayaw niya yung mga TS niya na nagkakaroon ng mga issue, di po ba? Yan po yung gusto ng GMA. Kaya po yung mga ibang artista, nakita nyo naman po pag may mga teleserye, talaga nakapokus lang po sila, kasi once na nagkaroon ka ng problema, hindi ka nila kukunin eh. Di po ba? Medyo matagal bago ka nila kunin. Kung titignan nyo ito para lang po sa kaalaman ng lahat, di po ba, bago mag-pandemic, napakaraming artista, napakaraming teleserye na naganap, na sumikat yung mga ibang artista na talagang pinagpiestahan, di po ba? Pero nagkaroon po ng issue yan eh. Yung nagka-pandemic na, mga ka-aldab, nag-TS sila, gumawa, medyo hindi na nag-click dahil kung ano-ano na nga puro ginagawa, medyo may iringan ng araw po sa set, may kanya-kanyang discrimination, di po ba, na ikinagalit ng GMA management sa mga artista, kaya medyo humigpit po talaga sila. Real talk yan, mga ka-aldab. Kaya nga po ko sabi ko sa inyo po, sa pagbibigay ng update 101% eh. Kaya po hindi na po talaga nakapag-react, nakapag-komento si Richard Polkerson, kahit na batuin siya ng masasakit na salita. Kumbaga, tinanggap niya yon ng buong buo kasi alam niya na wala siyang magagawa sa panahon na yon. Kumbaga, parang sinasabi niya na wala eh. Kumbaga, si Mengay na lang ang bahala. At may respeto at tiwala naman po siya kay Main Polkerson. Yun po yung maganda ron. Ngayon, inilabas niya na. Unang-una, sa Passion Week, hindi niya pinaporma si Congressman Spotted. Hindi niya pinapunta, hindi niya pinadikit kay Mengay. Pangalawa, sa naging event o sa naging birthday celebration ni Maha, kita nyo naman po yung kasuotan ni Mengay, talagang balot na balot. Pero kung titignan nyo naman po yung tatlo, talagang makaluwa-luwa, talagang masasabi mong kulang na lang eh, kung masandal ka't mahawakan mo eh, kitang kita mo na yung kabuuan ng
pet ng bata. Di po ba? Real talk. Paseksihan po yung nangyari at naganap. Doon po mismo sa birthday ni Maha. At kakaiba naman po yung suit ni Mengay. Alam nyo na mga kaalda ba? Alam nyo na. Di po ba kung sino na naman ang ayaw na magsuot ng sexy si Mengay? Ito yung sinasabi ko na pagdating po sa pagsusuot ng mga damit, si Alden talagang ayaw niya ng sobrang sexy. Ayaw niya na makikitaan man lang kahit nakikita niya naman po sa kasuotan ni Mengay sa Eat Bulaga. Di po ba? Talagang hindi siya masyado dare kapag kahit na masuot ni Miles, talagang napaka-sexy. Hindi siya umano, kumbaga normal lang yung mga sinusuot ni Mengay, magpapa-sexy, pero pagdating sa taas medyo masela na, hindi na sexy. Pagdating sa baba, di po ba? Real talk yan, mga kaaldab. At doon po sa birthday ni Maha, naandun po si Congressman Spotted, naandun din po si MJ. Alam naman po natin si MJ talagang dumidikit yan kay Congressman Spotted para mapag-usapan. Dumidikit din yan kay Mengay para po makakuha ng simpatya ng mga netizen, makakuha yung simpatya ng ABS-CBN, baka kunin siya ng GMA Kapuso, di po ba? Kaya nga po ganun yung mga nangyari, biglang nagbago. Ako hindi ako makapaniwala na naandun si mismo si Congressman Spotted, pero hindi po nakalapit kay Mengay. Hindi ko nakitang nagsasayaw, hindi. Ang laki talaga ng pagkakaiba. Di po ba? Ang laki talaga. Kaya nga po napaisip na ako na siguro ito na yung hudyat, ito na yung masasabi natin na panimula. Di po ba? At tapos ito pa po. Mipcom Keynes sa France, hindi sumipot si Main Paul Gerson. Talagang pinagdiuwi na ni Alden Richards, wag na wag kang pupunta. Di po ba? Yung pala, nandito lang siya sa Pilipinas kasama ng family niya. Kaya nga po, kung mga kaaldab, ramdam nyo na. Di po ba? Ang problema, binabatikos ngayon si Mengay. Pero okay lang yan. Hati naman ngayon ng Armin at Main Fanatics . Yung mga nananatiling maka Lenny at yung bumaliktad na pumanig na kay Pangulong BBM. Di po ba? Hati ngayon ang opinion nila. May mga kanya-kanya tayong kanya-kanya pong komento. Lalo na po yung mga Armin, Main Fanatics. Kaya nga sila ngayon yung may girian . Naghihintay lang po tayo ng magandang update na kumbaga pasabugin na lalo. Di po ba? Lalo na po siguro kapag magsalita si Congressman Spotted na wala na sila ni Mengay. Although pampakitang ano na lang, mga kaaldab, yung tipong kailangan natin gawin to para sa publicity na lang, kahit naman hindi naging tayo, kahit na wala naman tayong relasyon, nagawa-gawa lang sarsuela, kailangan nating magsalita. Kung ari hindi tayo compatible sa isa't isa, yung tipong gagawa po ng kwento si Congressman Spotted para hindi po ma-disappoint yung mga netizen, hindi po ma-disappoint yung Armin, Main Fanatics sa hiwalayang magaganap na kahit wala naman pong relasyon kailangan nilang gawin. Sabi ko nga po sa inyo, ramdam na po natin yung pagtatapos ng sarsuela. Di po ba? Kaya lagi lang po kayong tututok dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga video pa na ilalabas po natin.